Congratulations sa lahat ng taxpayers because mayroon hong magandang ibinigay sa inyo ang ating BIR. Hindi po mag-i-issue ng bagong letter of authority for the meantime ang Bureau of Internal Revenue. Ito po ay ayon sa Revenue Memorandum Circular 121-2022. Maliwanag ho ang pagkakabanggit dito. No new letter of authority, written orders to audit or investigate taxpayers' internal revenue tax liability shall be issued. Except, yon, those cases enumerated in RMC 77-2022 and in case of reissuance to replace previously issued LOA due to change of revenue officer and or group supervisor. Maliwanag ho yan. Ha? Sa mga nagtatanong sa akin, hindi ho pwede yung lumang LOA bago yung RO. Hindi pwedeng yung lumang LOA bagong group supervisor. Bagong group supervisor, dapat may bagong LOA. Bagong revenue officer, dapat may bagong LOA. Yun ho yung rule. Sa mga nagtatanong sa atin, sinagot na po ng ating Commissioner of Internal Revenue. Ibig lang hong sabihin nito, lifted. Huwag ho nyong kakalimutan yung word na yan, lifted. So, ang nakikita ko ho nito, mag-i-start ho ito ng September 1, 2022, at lahat po ng merong existing letter of authority, kayo po ay kung mauumpisahan uli na imbestigahan ng BIR. Handa na ba kayo sa another attack onslaught storm na darating sa buhay ninyo? Kung hindi pa ho kayo handa, mga ka-taxpayer kong minamahal, ako po ay mayroong proposal sa inyo. Pag-aralan po ninyo. Huwag ho kayong mag-fall into trap na ang magdidikta ng tempo. Ang ibig kong sabihin ng tempo, yung workflow. Ano uumpisahan, ano ang mahuhuli. Kailan uumpisahan, kailan mahuhuli. So, yun yung ano at kailan. Dapat ho, ang mga taxpayer ang dapat masunod. Kung ano ang uumpisahan, kailan uumpisahan, ano ang isusunod, at kailan isusunod. Ang tawag ho dyan ay workflow. Binigyan ho tayo ng karapatan, mga taxpayers, na mag-establish ng workflow. Ang workflow po ng BIR ay nakasulat na ho sa batas. It's a matter of revisiting them, applying them. So, simple lang. Kung hindi mo alam yung i-apply mo, hindi mo alam kung paano siya i-apply. So, kung alam mo naman yung i-apply mo at hindi mo pa rin alam paano siya ina-apply, ito po yung solusyon doon sa dalawang problema. Gumawa po tayo ng request for workflow schedules. Ginawa ko po to para ho proteksyonan kayo. Maintindihan ho ninyo paano sila magtrabaho at ano yung dapat nilang trabahuhin at kailan nila itatrabaho. Yan ho yung laman nung ating request for workflow schedules. It is your right to implement it. At ang effect niyan, pag sinabi nating effect, pwedeng bad or pwedeng good, eh definitely dun ako sa good. Ano yung good? Hindi ka matataranta, hindi ka malilito, at hindi ka matatarantado sa lalabas na deficiency assessment. Yun ho yung ginawa natin. Of course, pwedeng ho ninyong hindi bilin. At hindi ko nire-recommenda na bilin nyo. Hindi po. Nasa inyo po yun kung kailangan nyo ng template.
At ang template ho nito ay binebenta ko ho ng 2,500. Okay? Para ho dun sa gustong kumita sa aking templates, nagbibigay ho ako ng 1,000 pesos commission per template na binili ng kliyente. So kung gusto niyo maging affiliate, mag-register ho kayo sa kataxpayer.com. Pwede ngayon, today. Okay? Tandaan ho ninyo, do not give DIR officials the opportunity na tarantaduhin kayo. Proteksyonan ho ninyo ang inyong buhay, ang inyong karapatan, ang inyong livelihood, at higit sa lahat, ang future ng pamilya ho ninyo. Mga anak ho ninyo at ang inyong asawa. With that, mga ka-taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.